Hello, Team Online! Hello, BBB Community! Monday na naman, it's a brand new week and 2 days na lang ay matatapos na ang ating BBB Kumu Auditions. Kaya naman tuloy-tuloy lang tayo sa pagkilala ng ilang mga aspiring housemates na syempre may chance na makapasok sa susunod na rounds ng audition. Live na live dito sa Pinoy Big Brother Kumonect tayo audition show! Kamusta kayong lahat? Thank you everyone for waiting. I know usually ay tayo ay nagsisimula ng 8 PM but we really really tried our best na makasama kayo ng 8 o'clock pero dahil nga sa mga live timelines ni Kuya ay namo-move. So thank you so much for your patience. Thank you sa 5,440 diamonds na meron na tayo kahit hindi pa tayo nagsisimula. Hello from Abu Dhabi. Hi Mark Anthony Vlog. Hi King Mida. Hi sa pahalo-halo party ni Migs, ni Althea, ni Hannah, ni Ton, ni Kaisel May. Maraming maraming salamat sa inyo, Lecter and Althea again. Thank you, thank you. Thank you for your generosity. At kahapon nga, napanood ko to, napaka-generous ni Direk Loren. Dahil kagabi lamang ay 14 aspiring housemates ang nabigyan niya ng Golden Stars. At dahil dyan, meron na tayong a total of 45 aspiring housemates na nabigyan ng Golden Stars live na live dito sa Kumonect Tayo Audition Show. At sila nga, ang 45 na yan, ang papasok sa susunod na level ng auditions. And just to inform everyone na hindi lang ibig sabihin nun na 45 pa lang ang nakapasok sa susunod na round ha. Our whole Binoy Big Brother team is working round the clock, syempre, sa pangunan ni Kuya. At maraming ibang auditionist na behind the scenes, at tumaganan yung mic ko, behind the scenes ay nakaka-move on na sa next round ng auditions. Pero yung 45 na nabigyan na star dito, sila lang ang ilan sa aming ipinasilip sa inyo. And malalaman natin kung sino sa mga auditionist na ipapakita natin tonight ang makaka-forward to the next round. Muli, we would like to remind everyone, we only have 2 days left to audition. Kaya naman Team Online, sa ating mga kapamilya worldwide, gusto ko malaman kung tagasan kayo guys. May nakita akong Abu Dhabi, Davao del Norte. Hi, Rona Pineda. Ito naman si Patricia is from Santa Rosa, Laguna. I know that you are from all over, all around the world. Si Ahmed Rosso, siya ay taga Taguig. Sino pa? Ayan, Candy Robles from Marikina. Maraming maraming salamat for joining us. Hi, Lamy. Salamat sa Carlito. Hello mo. Ayan, Canada, Taal, Muntinlupa, Katanduates! Hi, Macni. Sana ay okay na kayo. Mukhang okay ka kasi you have signal, you have battery. I hope you stay safe. Isabella, Thailand, Jensen. Oh, see, you are from all over the world. At kahit saan man sulo kayo ng mundo, ay pwede kayong mag-audition. Siyempre, through Kumu. So Kumonect na by downloading the Kumu app, available of course on Google Play, App Store, and Huawei Gallery. At kapag na-download nyo na ang inyong app, and please i-share nyo sa mga friends ninyo na or family members na baka gusto mag-audition, gumawa lang kayo ng inyong Kumu account at i-follow ang aming official account, PBBABS-CBN. Gumawa kayo ng isang minutong Kumu clip, ipakilala ang inyong sarili at i-share niyo kung bakit niyo gusto maging housemate ni Kuya. Upload your Kumu clip, syempre on Kumu, at gamitin ang hashtag na PBB Kumu Audition. So again, kung magsasambit kayo ng inyong audition, PBB Kumu Audition. At syempre, encourage niyo friends at family niyo to like and share your video. Thank you, Ann Vibes Official. So welcome to Kumu mo. Maraming maraming salamat. Again, auditions are until November 11 only. Kaya take this chance. Okay, just a bit of an update also. Today, as of today, ay umabot na tayo sa 164,509 audition entries. Grabe, napakarami, maraming maraming salamat sa lahat ng naglakas ng loob para mag-audition, para maging housemate ni Kuya. Thank you very much. At syempre, sa buong PBB team na sumusuyod ng lahat ng audition na yan, saludo kami sa inyo. Okay.
In just a bit ay live na live nating mapapanood ang ilan sa inyong mga audition clips. Sino kaya? Ang dami ko nakikita sa comment section na sana daw mapakita ang kanilang video. Pati ako, this is a surprise to me. First time ko makita ang mga audition clips na ito. So sabay tayo. Hindi ko alam ang proseso kung paano pinipili nito. Si Kuya ang pumipili niyan. But unfortunately, for tonight, we will not be able to see and hear from Direk Loren because bilang head ng TV production, syempre Direk Loren is very, very busy. He tried to get out of a meeting kanina pero unfortunately, napakaraming kailangan ayusin. So, we will still show you the audition videos at meron akong napaka-importanting announcement para sa inyo. Sa mga auditionees na ipapakita natin tonight, of course, we are still showing 2 batches of 9 housemates each. So, 18 auditionees ang ipapakita natin sa gabing ito. And bukas, live na live, ay malalaman nyo kung sino sa 18 yon ang makakakuha ng Golden Star mula kay Direk Loren mismo. So, Direk Loren will catch up. Siya pa rin ay magbibigay ng Golden Star sa ating mga auditionee. Pero, hindi lang live tonight. But, dahil may twist si Kuya, ako ay binigyan niya ng isang pagkakataon na magbigay ng isang star. Wow! Sa isang audition dito tonight. So, si Kuya has given me the power. Wow, the power. Na magbigay ng isang golden star para sa isang audition dito tonight. Yung audition na yon ay makaka-move forward na to the next round. So, thank you very much, Kuya. Thank you, Kuya. Oo. Ang tiwala ni Kuya ay talagang, I'm very, very thankful for your trust, Kuya. Aileen Malia, sabi niya, wow, yes, wow talaga. Pero makwento ko lang, before we start, okay lang ba sa aming producers na si Jerome? Baka kasi sabihin nila, bakit naman si Bianca yung magbibigay ng Golden Star? Oh, hi, Neris de Guzman. Hi, Jen Chang. Thank you for the pahalo. Hello, Jeanette. Nature's Beauty. Hello. May kwento ko lang na nung season 8, audition sa Araneta Coliseum, I remember this so vividly. Ang audition kasi sa Araneta, if some of you have auditioned, may table sa gitna. Tapos usually doon nakaupo si Direk Loren and our other creative bosses. Tapos ang unang salang ng mga mag-audition, magsa-circle yan doon sa table. And then mag-hand out ng, I think, star or pass si Direk Loren to those na mag-move forward to the next round. So parang ganito, parang yung ginagawa natin sa Kumu. I remember, I was there one time, kasi nag-a-attend talaga kami ng mga audition. Okay, bye. Nakapagbigay na siya ng star. Nagbigay na siya ng stars, tapos pinaalis na yung batch na yun to usher in the next batch. May isang aspiring housemate. Naglakas loob, lumapit dun sa table where we were at. Tapos, nagmakaawa kay Direk Loren. Sabi niya, Direk Loren, please, it's my dream to be a housemate. I came all the way from etc. etc. So, technically, pag ganun kasi merong mga marshals who will parang escort you na to the exit for orderliness. On the spot, sinabi sa akin ni Direk Loren, o si Bianca bahala, kung bibigyan ka niya ng star, you can move on to the next round of auditions. De syempre! Lokang-loka me! Oo! Pinag-isipan ko, tinignan ko siya ng maayos, ayoko siyang bigyan ng star dahil lang naawa ako or dahil lang parang na-pressure ako na madaming nanonood. Pero I saw there was something unique sa kanyang personality at tatatak siya bilang isang housemate. And sure enough, if you remember Pinoy Big Brother Season 8, ang housemate na si Joaquim. You remember Joaquim? Si Joaquim, I was so surprised that he ended up as an official housemate ni Kuya. So kahit paano, meron naman akong very, very light na mata. Kaya simulan na natin, wag na natin patagalin pa. We are going to show you our first batch of 9 aspiring housemates. And again, please, sana kahit wala si Direk Loren, you still join us dahil malaki ang magiging papel ninyo dahil meron nga akong power to give 1 star. At kung makita ko sa comments ninyo or kung mag
share kayo ng napakaraming gifts for a specific housemate, then a specific aspiring housemate, then baka siya ang mabigyan natin ng golden star para sa gabing ito. Okay, let us begin! Kilalanin natin ang ating first aspiring housemate from Kainta Rizal. Sino ba siya? Let's watch this. Guys, ako si Landon Vivas, ang go-getter ng Kainta Rizal, 25 years old, at ito ang story ako. Okay, so lahat ng mga ginawa ko yun, ginawa ko lang nung quarantine. And actually, yung quarantine made me feel na kahit nandito tayo sa loob ng bahay, marami ka pa rin pwedeng gawin. At yun yung gagawin ko sa bahay ni Kuya. Lahat ng challenges ay aking gagawin at aking makapanalunan. Because I'm a go-getter and I'm gonna be the next PBB win. Wow, Lando Vivas na mahilig mag-workout, lahat ng sports siya na. Did I hear correctly? Sabi niya, I'm going to be the next PBB winner. Tama ba to our producers watching? Community, yun ba ang sinabi niya? Yes, yun ang sinabi niya. If I'm not mistaken, yan ang una kong, at least sa episodes na assigned ako, yan ang unang aspiring housemate na nag-claim sa kanyang audition video na siya ang susunod na big winner. Or may iba ba kayong na-screen na ganun din? Wow! Hey, thank you so much. May nagpadala ng napakalaking regalo. Oy, I did not get your name. I'm sorry. Thank you, Maka Ray. Thank you, Mary Jakes. Thank you, Jerome. Thank you, Ina Cubila, for your gift. Maraming salamat. Okay, sabi ng ating girls behind the scenes ngayon na si Erica at si Nicole, may nagsabi na din daw sa ibang audition piece na sila ay magiging next big winner. I like it when they claim that, di ba? Might as well i-claim natin yung mga gusto nating mangyari. Yan ang tinatawag nilang manifesting. Thank you very much sa nagpadala ng V-Cut Barbecue Party. Nakakagutom talaga yung V-Cut. Thank you sa nagpadala ng welcome si Troy at si Lynn na nagpadala ng wow. Maraming salamat. Actually, ang daming nagbagsak ng gifts after nung audition ni Lando. Bet nila. Okay, next. Di masyadong marunong magtagalog ang ating second aspiring housemate. So paano kaya siya makakapasok ng bahay ni Kuya? Let's watch this. Family worldwide. Ako si Bella. I'm 16 years old and I'm from Sydney, Australia. You may recognize me po kasi I was on the Boys Teens Philippines season 2. I was on Team Apple and I went all the way to the battle rounds. I do speak Tagalog pero sobrang konti lang po. I enjoy singing, dancing, and acting. How can I be an interesting housemate? Well, I say that I have two personalities. My first personality is very shy and quiet and intimate. Pero, dalawa, I'm very explosive and energetic and outgoing and kind of crazy. So see you soon, Kuya, and pick me for PBB Season 9. Take care, God bless! Aha, Bella. Is that correct? Bella Mitucci? Ang daming nagbagsa, ang daming kinilig. Si Richard kinilig, si Candy Robles nagpadala ng kilig para kay Bella. She's so pretty. And kung nakapasok siya sa Team Apple, that means napakaganda din ng kanyang boses. Thank you, Nea. Thank you, Joji. Thank you, Sarah, sa inyong mga regalo. And Faye, maraming salamat. Troy, maraming salamat muli. Pero ang tingin ko sa kanya, parang ano siya, pwede siyang Star Hunt Academy trainee. Kasi mukha nga siyang performer. Tapos yung sinabi niya na parang
Tell me what you think, ha, community. Pero may sinabi siya na parang may two sides to her. The quiet, which I assume is yung kapag nasa bahay lang siya. Very quiet siya around her friends. Pero kapag performing, explosive. Alam niyo kung sinong ganon? Sino? Guess niyo. Pati kayo, our producers behind the scenes. Sino yung ganon? Tahimik talaga kapag makita mo siya as a person. Pero pag nag-perform, explosive. Tama! Tama si Levin Escanio, Sarah G. Yes! Tama si Erica. Diba? Hello po. Pag makita mo si Sarah ganun, pero pag nasa Araneta, wah! Talaga naman. So maybe ganun si Bella. Looks like she'll be an interesting housemate if ever. Pero, for me, ano siya eh? Like, even her vibe, very performer. So, let's see kung siya ay isa mga, sa mga bibigyan ng stars. Uy! Binagsakan niyo ng gifts yung dance moves ko. Aminin niyo. Wow. Nakakahiya. Nakakahiya mag-show mag-isa. Ano ba to? Nakakaloka. Thank you. Thank you for your gifts. Pero talagang hanggang ganun lang ako dahil host po talaga ako. Nakakaloka. Thank you sa lahat ng pahalo-halo ninyo. Maraming salamat. Pupunta na tayo sa ating susunod aspiring housemate. Marami na siyang sinubukang trabaho na gawin. Ano kayang qualities na meron siya na pasado siya para maging housemate? Let's watch this. Hi, Kuya. Abelino Castarello. Pwede niyo po akong tawagin Abe or Abel. 23 years old ng Baguio City, Benguet. Gusto ko ipakita sa inyo at sa buong mundo ang mayamang kultura ng aking lugar. Ang kulturang hindi nagpasakop noong panahon ng mga Kastila. Isa rin po ang alagad ng sining kung saan pinakiligan ko po ang pagpitinta at ang pagdubuhin. Marami na po akong napagdaanan sa buhay at handa po akong ipakita kung paano ko pwede nalagpasan. Dati ako po ay naging isang kagador, pundero ng isda, barbecue, kulay at marami pa iba. Ang pagiging positive sa buhay natin mga Pilipino ay dapat laging nandito or nandiyan dahil ito lamang ang makakatulong sa atin upang hindi tayo mawala ng pag-asa sa buhay. At ako nga po pala sabi rin no, ang next housemates. Cute! Thank you, Ave! Or Ave, yeah, Avelino, Ave. Maraming salamat. I love na inown niya ang pagiging taga-Baguio niya dahil sa kanyang outfit. At saka ano, I don't know about you community kung anong kutob niyo sa kanya. Ano siya, very sincere. Very earnest, very sincere. So let's see, yan ang mga gusto din ni Kuya, mga personality, yung parang genuine na sincere. Thank you, Alpe. Thank you, Jen Favi. Maraming salamat, Ear Kevin, for your gift. Tabak, Gemily, Darafe, Jeng Chan. Hello, thank you sa pahalo-halo ninyo. Maraming salamat. Uy, Chris! Maraming salamat sa lechon. Tabak, Gemily, thank you for the Carlito. Hello, maraming salamat. Okay, next. Susunod dating aspiring housemate naman ay vlogger. Pero hindi lang siya vlogger, panadero din siya at OFW. Wow, let's see. Panoorin natin ang kanyang Kumu clip. Please watch this. What's up mga kamamon? Sorry, hindi pala pag-vlog. Mag-audition na pala ako sa PBB. Hi kuya, ako nga pala si Raymond Cortez, 31 years old, proud Bicolano, ang content creator ng Momon TV. 10 taon na po akong OFW, 7 taon po ako sa Saudi Arabia bilang cake artist, 3 taon na rin po ako dito sa Canada bilang panadero. Kuya, bago pa ako makarating dito sa ibang bansa, pangarap ko talagang maging housemates. Kung talent naman po ang pag-uusapan, medyo marunong naman po tayong sumayaw. Mahilig din po ako magpatawa, at kuya, artist din po ako. Kuya, magiging interesting housemates po ako. Kasi marami na po akong nakasalamuhang iba't ibang klase ng tao. Marami na rin po akong karanasan sa buhay. Wow! Handa na po ang maleta ko para sa bahay mo, kuya. Handa na ako sa mga tas na ibibigay mo. Let's go! Oh, kakatuwa! Raymond Cortez or Momon, who is now in Canada.
pero dati galing sa, did you say Middle East? Ang dami na din niya napuntahan, ano? Alam mo yung kakatuwa talaga to have, galing Saudi, yes, before Canada. And of course, bago nun, I assume Manila. Nakakatuwa talaga kapag meron tayong mga housemate na nakatira abroad for a big chunk of their life. Kasi ibang point of view, lagi yung nabibigay nila. Like, I remember itong last season, was it Jerome Alacre? Diba? He was living in California for a long time. Tapos ano din, iba yung nabibigay nila na experience, na flavor. Don Chang, of course, na matagal sa Australia. Am I correct? Feel free to correct me kung mali ako. Pero diba, ibang flavor yung nabibigay nila sa mix ng mga housemates kapag lumaki or matagal na nagtrabaho abroad. Thank you so much, Raymond, for sending your audition all the way from Canada. Okay, our next auditionee, Tubong. Hi, Brian Vios! Maraming salamat sa Miss Comuniverse! OMG! Feel na feel ko yun. Thank you, Brian! Maraming salamat sa iyong pa-Miss Comuniverse na regalo para sa amin. Ay, ayan na naman siya! Hi, Brian! Dalawang Miss Comuniverse na ang kanyang naibigay. Thank you, Jamil, for the lechon. Maraming salamat. Okay, susunod na tayo. Tubong Digos City, Davao del Sur, ang ating next auditionee. Let's see nga kung tayo ay makukumbinsi niya. Let's watch this. Maayong adlaw ka ninyong tanan. Ako di ay si Leia Bitingoy, 16 anyos. O nagpuyo diri sa sityo, mainit na patagan, Digo City. Ubos sa Mount Apo. Ang akong trabaho diri, maokini, ang mga riyada, o ang mga harvest sa patatas. Gusto ko na ako masulayan kung unsaon pagpangisli. Gusto na ko niyong matunan. Kabalupod ko, mukanta, o gusto na ako niyong siya mapaambil sa inyong ha. Gusto na ako na ma-appeal din sa PDD. O kung ito sa Ginoo na inyo pong dawaton, maningkamot ko aron inyo pong maunginan kay gusto na ko masulayan ang kinabuhi sa balay ni Kulit. O kusap, ako si Leia Bipingoy, ang dreamer / farmer ng Kapatagan. Oh, dreamer / farmer! Nakakatuwa! I like that. Thank you very, very much to Leia. Meron siyang Liza Soberano hubog ng face. Sa inyo din ba? Nakita niyo din ba yun? Tsaka may naalala ako sa kanyang audition. So, if you joined us last Friday ba ako huli? If you joined us last Friday, meron tayong auditionee from Visayas, I think, Aizel Rose Tandugon. Siya naman yung parang criminology student, pero nagtatrabaho din. Thursday, oo. Ganun na ganun yung vibe ng audition video niya. So, nagsasalita siya, pero in her native tongue, nagbisaya siya, and then pinapakita niya yung clips ng everyday life niya. So, ang ganda kapag ganun yung audition kumuklip ninyo, dahil nakikita talaga kung ano yung buhay niyo, ano yung araw-araw na pinagdadaanan niyo. Hi, Sai Smith! Thank you sa Miss Comuniverse at kay Gu Corlia. Maraming salamat. Ang dami ko ng crown today. Thank you for joining me and making me feel na hindi ako nag-iisa dito. Woohoo! Salamat! Lucky! Thank you sa pahalo-halo party mo na pa 55, 56, 57. Uy, ang dami mong halo-halo. Thank you, Lucky! Uy, grabe, 70 na yung halo-halo mo. Maraming salamat. Sammy Glaze, thank you for the Carlito hug. Thank you very much. Okay, forward na tayo sa ating susunod na aspiring housemate, taga Sibuyan Island, Romblon. Masundan kaya niya ang yapak ng PBB Season 1 big winner na si Nene na taga Romblon din. Let's watch this. Maayong adlaw, kuya. Ako po si Bob Royo, 32 years old, taga Sibuyan Island, Romblon. Probinsyano, taga-Bukid, Mangyan. Ilan lang sa mga tawag nila sa amin, pero proud ako sa aking pinagmulan. Pagbubuhat ng troso, pangahoy, pangisda at pag-uuling. Basic? Sobrang basic. Malakas to at kayang-kayang lagpasan ang mga hamon mo, kuya. Try me.
Try me! Sorry. Pero may sad part din. Nakulong si Papa nung 11 years old ako hanggang ngayon. At nabully ako bilang isang criminal din. Natutong sumugal sa tanhana at patuloy na nangangarap. I get to represent the Philippines in an international pageant and they won. Kaya itong bangyo na to? Indestructible! Watch out! Watch me, Nene! Kuya, suntuin mo na ako! Sige na, ready na ako. Wow, Bob from Romblon. Ano sa tingin niyo, community? Ano ang masasabi niyo kay Bob from Romblon? Natahimik din sila, oh. Puro joined. Ayan, si Edward Bay, nagpadala sa'yo ng Carlito Hug. Uy, si Sai Smith, nagpadala ng pulang kabayo. Pulang kabayo? Sumunod, ano, tagay kayo? Oo. Ano? Wow, nawala ng words. Hindi, kasi nagsimula siya na happy. Tapos nagbagsak siya ng malaking pasabog tungkol sa tatay niya na nakulong daw. Tapos biglang nag-watch me nay-nay pa siya sa dulo. So parang yung sa isang minutong audition clip niya, napa-roller coaster of emotions na kaagad ako. So very interesting character for sure. Pero enough kaya yon para siya ay mabigyan ng Golden Star ni Direk Loren bukas or baka mamaya ang Golden Star mula sa akin. Okay, aalamin natin yan mamaya. Thank you, Bob, sa iyong pagpapadala ng iyong Kumu clip. Mag-thank you muna tayo, Nicole, for the lechon. Si Lucky Africano, grabe, naka 200. Halo-halo ka na sa akin. Maraming salamat. Thank you, Tabak Gemily, also. Hello to Fanny, to Yana, to Mel, to Weng, to Ate Sai, to Nick na nagpapadala ng inyong mga regalo. At sa 104,000 diamonds na meron kayo para sa amin today. Maraming salamat! Okay, taga Marikina City naman ang ating susunod na aspiring housemate. Tingnan natin kung siya na nga ba makakuha ng Golden Star. Let's watch this. Hi, my name is Janelle Laha, 16 years of age from Marikina City. I would be an interesting housemate because I will be a role model in every teenager. If I will be chosen, I will be true with my personalities and I will show what really I am. I will be friendly to the housemates and I will try to communicate them as well. And becoming a housemate was really one of my dreams. And gustong-gusto ko pa talagang mag-artista kaya I joined PBB Kumu online audition. And I also want to boost my self-confidence. And I want my parents to be proud of me. Kaya sumali po ako sa PBB. And gustong-gusto ko silang tulungan at maibangon sa kahirapan at masuklian ang kanilang mga paghihirap. I will show the talents that I have and I will still try to bring out the abilities that I have. And I thank you. And I thank you. Yan. Actually, while watching her, yun ang naisip ko na, ay, ang dami nagbagsak ng halo-halo para kay Janelle. Oh, sabi ni Vince Pasok, binigyan niya ng PPL stamp. I love it. Si Roy, si Jero, nagbigay sa kanya ng mga halo-halo. She's very pretty for sure. Pwedeng-pwede siyang mag-artista. And actually, like with the way she talks, tapos yung tindig niya, ano siya? Parang pwede mag-training to be a beauty queen. She looked tall dun sa video. Sa tingin nyo, community. Ako parang she looked tall. RV, Roy, maraming salamat. Kerez, Barbay, maraming salamat sa pahalo-halo ninyo. Ba, type nila si Janelle. I love it. So yeah, pwedeng-pwede siyang beauty queen for sure. Pero ang mas napansin ko dun sa first half ng interview niya, yung umiiyak niyang batang kapatid sa background. Narinig niya ba yun? Parang first 30 seconds nung video niya, may umiiyak na bata sa background. Sana ay okay lang siya. Okay, thank you very... Yung baby nagwawala sa background. Correct. Okay. Maraming salamat, Janelle, for your video. Pupunta na tayo kaagad. Ay, yun na ba yun? Wait. Okay, ito pala.
Island Hunk. Uy, Island Hunk. Gusto niyo ba makita ng Island Hunk, guys? Ay! Nagpahalo-halo agad. Nagpahalo-halo agad kayo nung sinabi kung gusto niyo bang makita ng Island Hunk. Grabe sila, oh. Akunin niyo na yung kanin niyo. Kanin? Lee, lovely, Lilibeth, Junie, maraming salamat. I heart you. Okay, eto na. Nako ha. Yung nagsulat ng intro na to ha, grabe yung build-up ng Island Hunk. Nag-aabang na silang lahat. Pero Island Hunk nga ang ating susunod aspiring housemate mula sa Sorsogon. Deserve kaya niya ang Golden Star. Let's watch this. Pangarap lang kita. Pangarap lang kita. Matagal ko na pong pangarap ang makapagod sa bahay ni Kuya. Ngunit dahil din sa mailap na pagkakataon at malayo ako, ay hindi ko magawa. Ngunit ngayon, lakas loob ko itong gagawin. Dahil gusto kong maging inspirasyon sa nakakarami at may bahagi kung ano man merong espesyal na meron ako. At kung ako man po ay papala rin, makukulayan ko na ang advocacy o makatulong sa aking mga pamilya. At sa iba pang taong nakakailangan sa akin. Ako, si Danilo Vargas Galidis Jr., 23, tubo sa Tamagdalaya, Sorsogon, ang inyong Island Hunk ng Sorsogon. Tara na at sabayin niyo ako sa aking pangarap. Iba din naman. Hindi pala writer ang nag-claim na Island Hunk. Siya mismo! Sinabi niya siya ang Island Hunk. O, di ba? Thank you, Danilo. Ano, community? Ano ang grade ninyo? Wow, grade. Ano yung rating ninyo para kay Danilo ang ating Island Hunk? Talagang, alam mo, pinag-isipan niya yung buong video niya kasi first nakatalikod, tas humarap, tas nagsalita, tas yung location, di ba, dalampasigan, tas nagbukas pa ng shirt, tapos nung natapos ang kanyang audition, nagpaning ang camera to the beach. O, di ba? Ibang klase din ang planning ng kanyang Kumu clip na audition. Maraming salamat. Uy, may mga nagbagsak ng halo-halo para sa kanya. Si Arlene, si Carlfology, sabi niya kilig, nagbagsak siya ng kilig. Si Richard, nagbagsak ng halo-halo. Si Lucky Africano, uy, kanina ka pa ha, grabe, ang dami mo ng halo-halo para sa amin. Maraming salamat. Si Christian, si Clarice, nabudol daw siya. Si Tasha Fierce, kinilig kay Danilo. I love it. Maraming salamat sa inyong lahat. Uy, a top clans gift from Danny. Maraming salamat. Okay, final aspiring housemate for this batch. Tingnan natin. Siya isang independent artist. So, paano kaya niya kaya ipapakilala ang sarili niya? Let's watch this. Kumusta? Ako nga pala si Mitzi Negado. Pwede niyo ako tawagin Mitzi. Mas kilala ng iba bilang EMN98, isa akong independent artist na nagpo-produce at nagre-release ng sarili ng songs. At ano yung pagkakataon ko masama sa bahay ni Kuya kasi gusto ko talaga mag-ingay sa loob, ipakita kung gano'n ako kasabaw sa person. At mas madali niyo ako ma-identify kasi green yung buhok ko. So, 2 points po para po sa green na buhok na housemates namin. Di ba mas madali? And gusto ko talaga marinig yung boses ni Kuya sa loob ng confessional room kung may magawa man akong pagkakamali. And magaling akong magluto, I'm really down sa lahat ng challenges, kahit ano pa yan, sobrang G ko as a person, sobrang, you know, tara game, ganun ako sa person, and hindi ako mahirap makisama. Sana masuportahan nyo ako sa aking audition, sa progress ng audition natin na to, at malike, comment, and share nyo itong video, at spread love. Maraming salamat guys, peace out! Cute! Thank you, Mitzi, with the green hair. Pero naloka ako na ang example niya kung paano siya maalala is bibigyan siya ng 2 points. Nomination agad? Ayaw mong mapanominate. Girl, oo, yun yung point. Dapat hindi ka manominate para hindi ka malagay sa alanganin. Oo, pero tama. Super memorable ng kanyang green hair. For sure, ang pwedeng maalala ng ating mga community sa kanya is the girl with the green hair. Yan na naman ang label natin sa kanya.
Her name is Mitzi. Oo, si Mitzi with the green hair. Thank you so much for sending. And again, that was our first batch of 9 aspiring housemates. Gusto ko malaman from you, community, kasi may notes ako dito. Again, if you just joined us, welcome. Welcome to the Kumonek Tayo audition show. At live na live, nagpapakita tayo ng ilang mga audition clips mula sa ating mga aspiring housemates. And unfortunately, we are not with Direk Lauren for tonight. He is currently very, very busy. But thank you dahil nakaka 140,000 diamonds na kami from all of you. At we are still screening audition videos. Kakatapos lang natin sa first batch of 9. Uy, Joy Grace, thank you sa aking Miss Kumuniverse crown. Magsusuot na ako ng crown dito. Papagawa tayo ng crown para may suot ako dito ng crown sa ating Kumu show. But yeah, uy, Joy Grace, thank you ulit sa iyong pa-Miss Kumuniverse. But yes, si Kuya has allowed me and has given me the power na magbigay ng isang golden star for today. I'm super excited. Pero syempre, si Direk Lauren will still be giving golden stars dun sa mga auditionees natin tonight na para sa kanya ay dapat move forward to the next round. So, before I move on to the second round, community, ano, sino sa tingin ninyo ang dapat kong i-mark dito bilang posibleng bigyan ko ng isang golden star? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, sino? I-share nyo naman. Ako po. Ay, hindi po. Ang mabibigyan ko lang ng golden star ay yung napakita naming clips. Taga Digos. Which one is the one from Digos? Wait, let me check my script. Sabi kasi ni Wendell, yung taga Digos. Okay, sorry. Nalilito ako sa script. Who again is from Digos? Leia! Okay, so Leia. Ah, yes, the one who showed kung saan siya nakatira. Yes, malakas nga yun. Malakas siya. Sino pa sa tingin nyo? Sino sa tingin yung may hawig kay Liza? Uy, nakita nyo din si Leia nga yun. Si Island Hunk daw, sabi ni May. Okay, si Island Hunk, noted. Si Bella, sabi ni Daniel Mac. Sino pa ba? Si Island Hunk din, sabi ni Dan Montes. Thank you. Thank you for helping me. I love it. Ang dami niyong opinion. Thank you. Thank you for your comments kung sino. Dahil sa comments ninyo, meron akong dadagdagan ng star dito na baka siyang bigyan ko ng golden star. Okay, before we move on to the next batch of, ayan, sabi ni Drexler, yung may umiiyak na baby. See? Nakakatawa talaga na kapag nag-send in ka ng audition video, minsan yung hindi mo inaakalang maaalala sa video mo, yun yung naaalala. Like, I remember may isang episode kami, may kuliglig boy and kuliglig girl. Yun talaga yung naaalala ng mga tao sa kanila. I love it. So, sino pa ba? Si Mitzi, para madaling matandaan. Oh, si Mitzi, the one with the green hair, sabi niya. Yung number 8, oo, si ano, Island Hunk. Na ba yung pagka Vin Abrenica, di ba? Si Island Hunk. Oo. Sabi ni Janelle Paraloho, yung may umiiyak na baby. Oo nga, yun yung naaalala sa kanila. Okay, thank you for your input sa kung sino ang dapat magkaroon ng golden star. And thank you for your gifts. Maraming salamat, 158,000 diamonds. Thank you for your generosity. Doon sa mga nagko-comment ng sana po ako, let's see, we have another audition show tomorrow. At malay natin, baka audition video ninyo ang mapakita dito live na live sa Kumonek Tayo audition show. May kanina pang nagpapag-greet dito. May nagsasabi, Jemai Santiago. I guess that is another auditionee. Tapos, may isa pa akong kanina pang nakikitang comment. Angel Gonzaga daw. Oo, I think these are, ayan, Team Jeff Tadam. Yan, kanina ko pa din nakikita tong comment na to. Oo, sila ang ating mga auditionees na, I guess, malakas talaga ang recall ng mga tao at sila ang kino-comment dito. Maraming salamat. We appreciate all that. Thank you, Ira Rendo, for your shopback gift. Maraming salamat.
Brian Vios, thank you ulit sa aking Miss Kumuniverse and Tasha Fierce for the Carlito hello. Tama ba si Dreamer and Farmer din ba si Leia? Yun din ang kinoment nila eh. Si Dreamer and Farmer daw. Thank you, Barbie, for the Carlito hug. Hello, uy, sa lahat ng mga nanonood sa Middle East. Hello sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Okay, we will move on with the show right now. Sunod-sunod na tayo, dire-diretso tayo to the second batch of our auditionees. Okay. Titingnan natin kung sino makakuha ng Golden Star mamaya. Isang Golden Star ang mabibigay ko ngayong gabi. Pero bukas, magbibigay si Direk Lore ng Golden Star sa mga mapipili niya from all the auditionees tonight. But itong susunod nating aspiring housemate ay galing sa Queen City of the South. Uy, kababayan ni Kim Chu. Paano kaya niya ipapakilala ang kanyang sarili? Let's watch this. Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Christ of Faith Labrada. Ako po ay 17 taong gulang. Ako po ay nanggaling sa Queen City of the South, Cebu City. Ako po ay nag-aaral ngayon sa isang universidad dito sa Cebu bilang isang grade 11 student. Ako po ay marunong kumanta, sumayaw at mahilig din po akong magluto. Ako po ay magiging interesting housemate ni Kuya dahil marami po akong gustong patunayan sa aking sarili at ako po ay naniniwala na sa pamamagitan ng inyong programa, dito ko po malilinang ang aking kakayahan at mga talento. Sana po ako ay mapili. Magandang araw. Christa. Is that how she pronounced her name? Christa? Napakagandang bata. Wow! At saka parang walang-walang anything sa face niya. Kahit kilay or cheek tint, lip gloss. Parang wala, no? Diba talagang yan ang tinatawag na bare-faced beauty. Agree ba kayo? Ayan, si Batlot nag-send ng wow. Si Darius nag-send ng kilig. Kinilig siya kay Christa. Yes, maganda talaga mga taga Cebu, sabi ni It's Gonzaga. Sino pa ba? Ganda niya, sabi ni Mackelsis Christ. Thank you, Valdera Mahan, for your Carlito hug. Dane Piano. Jai Carvey, halo-halo. Ang daming nagpahalo-halo para kay Christa. Sabi ni It's Ren Secano, parehas po kayo ng damit. Parehas daw kami ni Christa ng damit. Medyo lang, yung ate version. Pero yung ganito, no, pareho. Tapos yung kanya, parang may tali lang. Sa kanya yung, 14 version. Akin yung, as a mother of two version. Oo. Thank you very much to Christa. Super beautiful. Pwede yan mag-artista in case hindi yan maging housemate. Pero ang isa ko na notice na laging sinasabi ni Direk Lore na nakakakuha ng attention niya sa isang audition is yung mata. Like pag nangungusap daw yung mata and you see yung personality ng tao dun sa mata. And she had that. Do you agree? Meron siya noon. Meron siya noon. Oo. Let's see kung siya ay mabibigyan ng Golden Star either tonight or tomorrow ni Direk Loren. Pero tuloy-tuloy tayo sa ating susunod aspiring housemate na SK Chairman. Wow, leader. I love it. Paano kaya niya ipapakita ang kanyang personality? Let's watch this. Lo kuya, lo kapamilya. Kung ako pala si Mark Joshua Tabi ng Tanay City, Negros Oriental, 25 years old na po at marunong ako magluto, maglinis ng bahay po at sumayaw. Kasalukuyan ako po ay isang SK Chairman po sa ayon at kaya po ako sumali po nito sa PBB Division. Gusto ko po tumulong po sa pamilya ko kasi mahirap po po ang buhay at sa kapwa-tao po, lalo na po ngayon kasi pandemic at kailangan po tayo magtulungan at magkaisa. Pangalawang audition nyo na to at sana po sa ngayon na mabigyan niyo po ako ng pangalawang
kanataon na kapansin at maging housemate din po at sister din po sa iyo na mas lalo papupuloy ang bayo po at makapagbigay sa iyo po ng maraming tao. So yun lamang po at maraming salamat at see you soon po kuya. Thank you very much, Mark Joshua Tabio. O, sa mga may gusto kay Mark Joshua, pwede kayo magbagsak ng inyong mga halo-halo para sa kanya. Tama ba ako narinig? Sabi niya for the second time. Does it mean na ito ang kanyang second time to audition? Is that correct? Please correct me if I am wrong. Yes po. Ay, I love it. Alam mo, I love it yung mga never say die spirit talaga dahil tulad na lang ni Maymay Entrata, di ba? Ilang very few words back, ilang beses siya nag-audition bago naging panahon na talaga niya. And hindi lang siya natanggap, kundi she went all the way. Siya ay naging big winner. Hi, Kimmy! Maraming salamat sa song request. Unfortunately, yan ay isa talagang hindi ko talent. Pero maraming salamat sa iyong gift. Thank you, Ches Luan, 21 Borja, JP Martin, Ina Loves to Grin, Siloso, Aliana, Katie, Barbie. Maraming salamat sa inyong mga gifts. Jake Harvey, Angel, Delphine. Uy, 178,000 diamonds. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, what did you think of Mark Joshua Tabio? In fairness, nung ibinasa ko na SK chairman, ibang-iba yung in-expect kong physical itsura nung yung tao pupunta. Pero siya super cool, di ba? Naka-jersey, may necklace pa. Hindi typical mold ng isang SK chairman. But I love it. I love the different personalities talaga. Maraming salamat. Thank you sa Carlito Hugs. Budots Boy. Ayan, nako. Nagkaroon ka na ng moniker. Mark Joshua. Sabi nila, Budots Boy. Oh, nakakaloka. I love it na kayo ang nagbibigay ng moniker. And moniker, yun ang tawag namin dun sa parang title nila bilang housemate. So feel free na kayo din ang mag-suggest ng kanilang magiging title bilang isang housemate. Uy, ang daming fans nitong si Team Jeff Tadam, ha? I wonder what his audition video is. Thank you, Jeff Tadam, at sa lahat ng kanyang mga supporters, maraming salamat. Okay, next, ang ating susunod na aspiring housemate ay nagmula naman sa Tugigaraw. Wow, all the way from Tugigaraw in Cagayan. Gagawin niya daw ang lahat para sa kanyang anak. Oh, I love it. Let's watch this. And hello world! Ako po si Maria Twain Cutapid, 20 years old from Tugigaraw City, Cagayan. Ako po ay isang working mom at kasalukuyan po akong nagtatrabaho bilang kitchen assistant at delivery girl ng isang Korean restaurant. Ako po ay mayroon ng 3 taong gulang na anak na lalaki at ito po ay na-diagnose na may autism spectrum disorder at hirap pa rin po siyang makapagsalita hanggang ngayon. Bilang special need parents sa murang edad, ito po ay napakahirap dahil pagtatrabaho sa umaga at pagtaalaga sa gabi. Marami na po sakripisyo at pagsubok ang napagdaanan at handa pa rin pong harapin lahat ng hamon sa buhay. Kung ako po ay papalarin, ito po ay aking iaalay sa aking anak at sa lahat ng special children sa buong Pilipinas dahil gusto ko pong makapagtayo ng libreng therapy center para sa kanila at maibigay ang nararapat na therapy para sa nila. Ito po ay inyong suportahan at maraming salamat po. Oh, Maria. Oh, ramdam na ramdam ko ang iyong audition. And tama ka, I think yung pagiging nanay pa lang, isang pagiging working mom pa lang, napakahirap na nun. And ibang klaseng challenge din sa lahat ng mga magulang ng special children. So thank you for sharing your story. I think na ikaw yung tipo ng tao na malayong malayo ang mararating mo. And I'm sure when your when your child is of age at maintindihan niya lahat nung ginawa mong sakripisyo para sa kanya, grabe, sobra siyang magiging thankful na ikaw yung mommy niya. Fragile ako. Thank you very much, Maria, for your audition. Let's see, baka ikaw ang palagi na makuha ng either Golden Star tonight or Golden Star bukas, galing kay Direk Lauren. At eto na,
Sa lahat ng mga nagko-comment din at nagbibigay ng gifts, Nightwalker, maraming salamat. Aliana, thank you sa pahalo-halo. Ano, tayo ay naka-three housemates pa lang dito sa ating second batch. Meron pa tayong anim. Thank you, Winchell. Thank you, Lolong. Thank you, It's Chili. Thank you, Bevelyn. Thank you, Lucky, na nandito pa rin. Si Lucky Africano. Si Lucky yata ang susi para tayo umabot ng 200,000 diamonds, sa tingin ko. Dahil napaka-generous niya kanina pa. Thank you, Sapari. Thank you, Kukio. Thank you, Mark Anthony. Maraming maraming salamat. Don John, thank you for your gifts. Okay. Eto na, susunod na tayong housemate. Grabe naman tong intro na to. Ang sabi, magulo daw ang buhay niya. So, paano kaya siya sa loob ng bahay ni Kuya? Magulo din kaya? Let's watch this. Hi Kuya, ako nga pala si Paolo Salem Yu Al-Ajmi, 28 years old, ang Arab na Chinoy pa ng Tandag City. So bakit nga ba ako magiging interesanteng housemate sa bahay mo Kuya? Una, sobrang gulo ng buhay ko na kahit ako mismo naguguluhan din sa buhay ko. Meron akong tatlong lahi, Arab, Filipino, and Chinese. Arab daw yung tatay ko, pero nakalagay sa NSO ko, Filipino yung tatay ko. Di ba ang gulo? So yun, hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na tanungin yung nanay ko regarding sa tatay ko. Kasi simula 17 years old, lumuwas na ako na Maynila mag-isa. And I know na sa experience ko yung makakapagbigay ako ng inspiration sa mga manonood kung paano ako napagtagumpayan yung lahat ng hamon sa buhay ko despite na nakakaranas ng bullying dahil nga sa yun, lumaki kami ng hindi pinanagutan ng mga sarili naming tatay, sinasabihan kami na nilahian lang kayo. So yung kuya, kung naguguluhan ka sa istorya ng buhay ko, pag-usapan nun natin yan sa susunod na round. Oh, grabe. Paolo Salem, I'm not sure what his nickname is, maybe I will call you Paolo. Ano sa tingin niyo, community? Ayan, si 123 Jake Tissue ay nagpadala ng tissue pala. Nagpadala sila ng halo-halo. Alam mo, kahit napaka-happy-go-lucky nung audition niya, alam mo na parang grabe yung kwento ng buhay niya. Nakuha niyo din ba yung feeling na yon? Ako yun yung naramdaman ko na parang ang casual-casual lang kwento niya lahat ng nangyari sa kanya, pero parang grabe yung hugot. Ayan, si Mighty Barts, nagpadala ng gift. Si 8th Flow, si Nainay. And I want to hear your comments, guys. Ano yung sa tingin nyo sa edition ni Paolo Salem? Diba, parang ang casual lang niyang sinabi, pero grabe yung kwento ng buhay niya, pang MMK, ganong level. And napakasakit nung sinabi niyang parang binubuli siya dahil sinasabi na nilahian lang, and although sinabi niya in a parang light yung pagkasabi niya, parang ngayon ay kaya na niyang matawa tungkol sa part na yun ng buhay niya. Masaya akong bringing up niya yon, not because masaya ako nangyayari yung ganun, but it's so important na pag-usapan natin na hindi dapat sinasabi yon, hindi dapat ginagawang insulto yon, lalong-lalo na sa, I assume sinabi yon sa kanya nung bata siya or high school siya. So no to bullying, definitely. And thank you very much Paolo for being open to sharing your story. Maraming maraming salamat. Uy, ang dami nagpadala ng gifts. Thank you for the Carlito Pray, for the tissue Carfel. Thank you, sweet ganda ko. Na-touch din ba kayo sa story ni Paolo Salem? Oh, maraming salamat. Kapit lang, sabi ni Dan Montes. Okay, next audition na. Susunod nating aspiring housemate ay double. Double? Ba't kaya double? Okay, let's watch this. Hi Kuya! Ako nga pala si Jean at ako naman si Jeng at kami ang Baybayin Twins! 20 years old from Makati City. Nag-extra po kami sa mga teleserye, TV shows at mga movies. Isa rin po kaming model and vlogger. Gusto po namin makapasok sa bahay nyo dahil na-inspire po kami sa mga ibang twins na nakapasok na ng bahay nyo.
Gusto rin po namin i-share sa buong mundo ang kwento ng buhay naming magkamban. Ang aming inspirasyon ay ang aming pamilya. Gusto naming patunayan sa kanila na magiging worth it din soon lahat ng mga paghihirap namin. Gusto po namin maging kabilang sa mga housemates niyo, kuya, kahit tagalinis lang po ng pool niyo. Ako po, kuya, kahit tatambay lang po sa confession room, okay na? Joke! Karapat-dapat kami na mapili bilang isa sa mga housemates nyo dahil sa tingin namin mas magiging masaya ang loob ng bahay kung may kamban. Kuya! I love it! Kambal! Jean and Jeng, ano sa tingin nyo, community? What can you say about the twins? Ayan, no, sabi ni Daniel Mac, bakit parang ang creepy pag nagsabay sila? Grabe naman yung creepy. Ako naman, believe na believe ako kasi even if binabasa nila yon, which I think maybe binabasa nila, yung tono, yung pagtaas at baba ng boses, sabay na sabay. Ayan, sabi nila, sabi ni Lucky Africano, pwede. Sabi ni Dan Montes, amazing. O, di ba? Ayan, sabi ni Rod Pagas, isa din sa inaabangan ko ang Baybayon Twins. Aba, may fans ka agad ang Twins. I love it. Pero syempre, very George and Jai. Naalala niyo ba si George at Jai, ang isa sa ating mga Twins na pumasok sa bahay ni Kuya? Minsan, ang Twins ay nagiging 2-in-1 housemates. And I don't know if we will have 2-in-1 housemates this season. Wala akong alam at all. I just know that there will be 12 official housemates. So let's see kung si Jean at si Jeng or isa sa kanila ay papasa. Hindi natin alam. Let's see kung mabibigyan ng Golden Star ang twins or kung mabibigay sila ni Direk Loren. I love it. Sabi ni ako si Supremo, 12 lang talaga. Yes, that is the official announcement of Kuya. Sa muling pagbubukas ng kanyang bahay, 12 official housemates ang makakapasok. Sabi ni Des Ricardo, yes. George and Jai and 5th and 4th. Oh, I love it. Yes, of course, napakadaming twins. We had Toph and, what was the name of Toph's, ano? And then we had JP and JM. Diba, ang dami ng twins din sa bahay ni Kuya. Totoo, nakakatuwa kapag meron twins. But ako lang ba, or Jean and Jeng, para silang fraternal twins. Yung hindi identical, hindi same na same ng face. They look like fraternal twins. Ma'amsh, hello, Winchell, hello, thank you for your gifts. Maraming salamat. Sino pa ba ang aking... Ayan, Toph and Kenny! Yes, you're right! Ang galing, oh! Sabi ni John Emerson Lube, si Toph and Kenny nga daw. Galing nyo! Sa totoo lang, mahirap maalala lahat ng housemates dahil napakarami ng seasons. Claire Sevilla, Sir Banares, thank you for the pahalo-halo. At dahil dyan, pupunta na tayo sa ating susunod na aspiring housemate all the way in Surigao del Norte. Kilalanin natin siya. Hello everyone! My name is Asel Galnero and I am 17 years of age from Surigao City, Surigao del Norte. Sumali pa ako dito sa PBB audition dahil matagal ko nang pinapangarap since nung bata pa ako na makapasok at magiging housemate ni Kuya. And I think that this will be the chance for me to grab the opportunity to inspire everyone at gusto ko din may papakita sa lahat ang talent ko sa pagkanta. Hindi lang to para sa akin kundi para makatulong din ako sa pamilya ko. If ever ako mapili na makapasok sa bahay ni Kuya, gagawin ko po ang best ko, gagawin ko lahat ng tasks na ibibigay ni Kuya, and I will assure to everyone that I will do my best as well as my responsibilities. That's all. Thank you and God bless po. Si Rosel Galinero na may pa-fairy lights sa kanyang likod. O, di ba? May sariling production design. Love it! Ano sa tingin niyo, community? What can you say about L Galinero? Actually, may nag-comment kanina, uy, si L. So, I guess friend niya, kilala niya. Hello to Ara Christine May from Germany. Hi, did you send your audition clip? Sana ikaw ay nagpadala.
Sabi ni Arts and Bags, fresh masyado. Wow. I love it. Sabi ni Francesca Fur, ang lumanay ng boses. Totoo. Very, very mahinhin. Ano pa ba ang inyong mga comments about Roselle? Ako, may isa akong comment dun sa sinabi niya sa audition niya. Siguro dahil meron pa tayong 2 days before you submit your auditions. Ako, ano ah, ito ay personal opinion ko lang. Hindi ko to narinig naman from any creative boss or anyone in the PBB staff. Pero ako kasi, when I watch an audition, tapos may nagsasabi ng line na parang lahat ng tasks gagawin ko or lahat gagawin ko para maging housemate ni Kuya. I think yung time na magagamit niyo sa pagsabi ng line na yon, gamitin niyo na lang sa pagsabi ng line about you. Kasi lahat naman ng mag-audition, talagang gagawin ang lahat ng task or gagawin ang lahat when they become a housemate, they'll do their best, 'di ba? So parang instead of using yung time na yon sa audition clip niyo to say gagawin ko yung best ko kasi everyone will, parang feeling ko yan ay isang linya na sinasabi ng lahat. Gamitin niyo na lang yung time na yon para magsabi ng fun trivia tungkol sa sarili niyo or something interesting na tulad ng lagi sinasabi ni Direk Loren, mas gugustuhin niyang mas makilala ka pa kasi intriguing ka. O, di ba? Ayos ba yung ano ko? Tip ko. Thank you very much, Joy Bugas, sa pahalo-halo. Maraming maraming salamat. Jerupi, thank you for my Miss Comuniverse again. 220,000 diamonds. Maraming maraming salamat. Ano pa ba yung mga sweet ganda ko? Thank you for the halo-halo. I am Isabel, Lauren Halog, Mark Anthony. Thank you. 224,000 diamonds. Ay, kaya nating mag 250,000 diamonds. Tansya ko. Sa gabing ito. Wow. Okay. Next. Last 3 housemates for tonight na ipipreview natin. Okay. Nako. Parang naluloka ako dito sa intro ng ating susunod na housemate. But before that, thank you Carfel sa 65 na pakarlito clap mo. OMG, 72 na yung pakarlito clap mo para sa amin. Maraming salamat. Yang for the shop back. Maraming salamat. Okay, eto na. Ready na daw ang ating aspiring housemate na pumasok ng bahay ni Kuya. Pero, medyo ayoko yung part na to dahil sabi niya, ready na rin daw siyang palitan ako, si Robbie at si Tony. Nakakaloka. Panoorin natin to. Hello, Philippines! And hello... A housemate pala. Hi, Kuya! I'm Erica Lucas, 24 years old, ang bibarakitera ng Navota City. Dapat ako pumasok sa loob ng bahay dahil nakaready na po yung tagline ko. Papasok na lang ako. Maraming salamat. Kuya, ako po ay isang events host, isang dancer, minsan vlogger, minsan streamer, at minsan umaarte na rin po tayo. Pero hindi ko po kayo aartehan. Huwag kang mag-alala. Interesting housemate po ako dahil malakas ako kay Lord. Malakas kay Lord. Kuya, papasukin mo lang ako. Hindi ko sasayangin yung oras mo. Uubusin ko lahat ng pagkain. Hindi ko sasayangin. Kuya, limimisin ko yung bahay mo. Kapag napagod si Kuya Robbie, si Ate Tony, sige, papalitan ko na rin, Kuya. Kapag napagod ka, sige, tutulungan na din kita, Kuya. Pinoy big family pala, pero kidding aside, Kuya. Sige na, papasukin mo na ako ng bahay, Kuya. 2 beses na ako pumila noon. Baka naman ready ka nang makilala ako. Again, I'm Erica Lucas. Naniniwala po ako sa law of attraction. Mata sa langit, paa sa lupa. Paalam, Kuya. Erica. Kuya. Oh, 'di ba? May pasabog sa dulo. I love it. Very well planned ang kanyang audition piece. Pero I have to say, Erica, ang ganda ng timbre ng boses mo. As in, ang na-imagine ko sa kanya, pwede siya maging radio DJ or mix VJ, no? Ang sarap pakinggan nung pag nagsasalita lang siya. Ah, nag-mix VJ siya. I love it. Nag-finally, super bagay. Super bagay ka maging isang VJ and DJ. Huwag mo naman muna kami kunan ng trabaho ni Robbie at ni Tony. Parang okay naman po kami. Pero syempre si Kuya pwedeng-pwede yan magdagdag sa kanyang team kapag gusto niya. Ayan, sabi ni Andrea Arias, magaling-magaling. Ah, I love it. Sabi ni
Si Maria Kath nagpadala ng halo-halo for you. Si Kyrie Kale nagpadala din ng gifts para sa iyo. Ayan, Erica Lucas, Erica Lucas, Erica Lucas, sabi ni Jade Villar. Ay, may fans na si Erica, I love it. Ayan, si Carfel nagpapadala na naman ng Carlito Play Pray. Uy! Dahil sa mga Carlito Pray mo, wait, what is your name again? Ay, ang cute. Sabi ni Karen, Kare Indirecto, Erica lang ma Lucas. Erica Lucas yung name niya. Cute! Cute naman yun. Cute yung comment mo. I love it. Thank you, Sarah Gong. Thank you, Lucky's Girl. Oh, si Christine Faye, sabi niya, Erica Lucas, grabe. Erica Lucas, Erica Lucas. I love it! Ang daming fans ni Erica. Good job, Erica, and great audition video. Kompletong, kompletong, kompleto. Hi, John Emerson Lubis. Naalala mo ang aking moniker nung housemate ako. Ito, kinoment mo. Oh, nasenti ako bigla. I love it! I can't believe naalala mo yon. Ang aking title or moniker ng housemate ako. Thank you for sending it. Oh, na-curious kayo, no? Pwede nyo din i-comment kung kung naalala nyo ang aking moniker a long, long time. Wait, 2006. So, ilang years na since I became a housemate? Mahina ako sa math. 16. 16 ba? Naku, nakakahiya. Oh my gosh! Nakakaloka. But yes. Tama ba? 6, so 14, sorry guys, 14 years ago, ako naging housemate at yun ang aking, moniker. Thank you, dahil naalala mo. At maraming salamat sa inyong lahat dahil ganun-ganun lang, 255,000 diamonds. Kurtachay, tama ka, yun ang aking moniker. O yun, in fairness ha, hindi pa kayo ganun kabagets, naaalala nyo pa. Ayan na nga, 14. Oo, 14 years. Sorry na. Ang hina sa math. Sorry. Medyo madami na akong na-work today, kaya talagang kulang na yung brain cells ko. Yes, Kurtachay, maraming salamat na alala mo ang aking title as a housemate. Okay. Susunod-sunod na tayo sa ating next auditionee. We have two more for today. At ito naman ating susunod na housemate. Galing sa City of sa City of Champions, General Santos City. Let's see. What's up guys? For today's video, mag-audition tayo sa TVB. Ano ba yung nabay natin? Hi po kuya, ako po si Sahabuddin Abdul Karim or mas kilala sa tawag na Ali Bynes from the Land of Champions, General Santos City. Ingat ka po, ngunit hindi dinadana. Ayos lang. Yung iba nga, ipinadhana na, nakipagtagpo pa sa iba. As a small influencer dito sa amin, gusto ko lang maging magandang halimbawa para sa mga kabataan na kung ano man yung pangarap mo, huwag mong sukuan. Ako po kuya, wala kong may pangmamayabong talito para sa inyo. Pero kung ano man yung papagawa niyo sa akin, gagawin ko. Samahan kayo ko lang. Lahat naman tayo ay may uniqueness. Katulad ko, gumagawa ko ng mga video para magpasaya ng maraming tao, lalong-lalo na sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya. Kasi gusto ko lang lagyan ng ngiti ang kanilang mukha. So ayun, sa lahat ng ginawa kong video, sa may ayaw man sa akin o sa may gusto, it doesn't make sense. Kasi masaya ako sa ginagawa ko eh. And that makes me an interesting housemate of Big Brother. Be creative and be yourself. Ali Bynes. Taray, be creative and be yourself. I love it. Ali Bynes! Nakakita na nga ako ng kanyang mga video. In fairness to you, Ali Bynes. Maraming salamat sa iyong audition piece. Kayo, community, ano ang masasabi nyo kay Ali Bynes? Thank you, Jensen Mrun, sa pahalo-halo. Walang vowels yung name niya, kaya puro ganon. Ano masasabi nyo kay Ali Bynes? Ayan, ang dami. Carlito, hello. Ina loves to green. Maraming salamat. Okay, puro nagpapadala ng kanilang mga names and kung bakit sila ang dapat maging housemate. Naghahanap lang po ako ng comments ninyo kay Ali Bynes. Ano siya? Kaloog. At saka yun nga, ano siya?
experienced content creator kasi mukhang trending nga ang kanyang mga video at sinishare. Sabi ni Kreslensky, husay. Ayan. Yun lang yung sabi niya. One word lang, husay. Let's see, Ali Vines, kung ikaw ay makakapasok sa ating susunod na round ng auditions. Ang dami nagsasabi na ako na po next, please. I actually also don't know who is next. Sabay-sabay natin yung pinapanood. Sabi ni Ruseki Levangelista, mukhang nakakatawa. Yes, mukha siyang good vibes lang na housemate talaga. Yung go with the flow, happy-go-lucky, diba? Ayan, what else? Ayan, sabi ni Mel Lore, magaling. Okay, let's see kung siya ay makakakuha ng ating golden star. Pero sa puntong ito, okay, mag-thank you ako kay Just Phonic. Tama ba? Hi, Just Phonic. Wala na namang vowels ang kanyang name, pero meron siyang pa-36 na halo-halo sa ating lahat. Maraming salamat. Pa-37 na halo-halo. Jewel, thank you sa regalo. Etchen, Barbie, maraming salamat. Paul Ramirez, thank you. Sweet, ganda ko ulit. Nako, nakadami to si Barbie. Nadine, Monera, Barbie, maraming salamat sa inyo. Bernardo Kai, and Nikki. Okay, eto na. Our final housemate para sa gabing ito. Of course, last but not the least, kilalanin natin ang ating aspiring housemate from Sydney, Australia. Watch this. Hello po. Ako po si Julianne Marie Richards, 20 years of age, Filipina, German, Italian, and Australian. I'm from Sydney, Australia, pero isa po akong Viva artist. Hili ko pong sumayaw at mag-acting. So why would I be an interesting housemate? I believe I am my own kind. And what I mean is, I want people to get to know the type of individual I am. Sa Tagal kong pinangarap, at the age of 9, pinilit ko na matuto ng Tagalog after discovering my passion for acting. The countless auditions, my 6 audition na for PBB, the sacrifices that were made, not only mine, but my mother too as a single parent, and the challenges that were faced. But at the end of the day, it was all faced with patience. With faith, you trust in time. And throughout the process, it molds me into the person I am today. So if I was given the chance, I want to share my journey. Thank you. Very, very beautiful, Julianne Richards. Is Julianne her nickname? Tama ba? Or is it Marie? Julianne Marie Richards. Grabe yung dami ng mix niya. Kaya sobrang interesting nung itsura niya talaga. At saka very malumanay siya. Actually, nung unang open ng video niya, parang may batang Angelina Jolie ako nakita. Wow, ganda. Do you agree? Community, ano masabi niyo kay Julianne Marie Richards? Ako, ang daming may pahalo-halo kay Julianne. Si Rold, si Vince, si Jen, si Mighty Barts, si Marjo, lahat si, ang daming pahalo-halo kay Julianne Richards. Si Jim, si Jay, si Junie, ayan, ang lamig daw ng boses niya, sabi nila. Charmaine, si Nadine, si Mercy. Oh wow, super daming pahalo-halo para kay Julianne Marie Richards. Maraming salamat. And that wraps up our second batch of auditionees para sa episode na ito ng Kumonect Tayo Audition Show. And again, sa lahat ng mga nanonood ngayon, thank you for joining us. Sa lahat ng mga nagko-comment, maraming salamat. At sa lahat na nagpapadala ng regalo, maraming salamat. Direk Lauren will give his golden star sa ating 2 batches today. Let's see kung ilan ang mabibigyan kasi kahapon 14 ang kanyang nabigyan. So let's see ilan ang kanyang gustong bigyan dito sa batch na ito. Pero bago tayo magtapos, I have the honor of giving 1 golden star sa isang nag-audition sa gabing ito. At gusto kong hingin ang inyong tulong dito. Again, hindi lang ako ang makakapagbigay ng golden stars. Si Direk Lauren ay magbibigay ng kung ilan mang golden stars ang bet niya bukas. But dahil meron akong chance makapagbigay sa isa, I will give it tonight. So, meron akong 1 choice from batch 1 at meron akong 1 choice from batch 2. Okay? So, ang
kailangan ko sana ng tulong ninyo to choose kung sino sa dalawa. So again, ginawa natin tong style na to nung isang araw. So community, I want your help. I want your help. Okay, sino sa tingin ninyo sa batch 2 muna ang deserving ng isang golden star? Sige nga, from batch 2, sino sa tingin ninyo? Sino sa tingin ninyo? Sabi nung isa, Baybayon Twin. Sabi nung isa, Erica Lucas. Sabi nung isa, yung last po sa batch 2, o si Julian. Sabi nung isa, okay, batch 2 muna tayo guys. Batch 2, sino sa tingin nyo? Si Ateng. Sinong si Ateng? Walang name, si Ateng lang. Baybayon Twins, Erica Lucas, andami. Si Ali Vines, okay, mixed. Mixed ang inyong sinasabi. Pero, I think, meron akong dalawang pinagpilian. Okay, so please help me. Mula sa batch 2, ang isa sa aking pinagpipilian ay may nagsabi yung magulo yung buhay. Yung magulo ng buhay si Paolo. Si Paolo Salem, no? Oo. Okay. Nako, alam mo, iba yung nasa... Ayan, yan, 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 yan. Okay. Nahulaan ni Drexler yung pinag-iisipan kong bigyan ng star sa batch 2. Nahulaan niya si Drexler. Okay. Okay, 281,000 diamonds. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, ang pinagpipilian ko ay dalawang babae. Babae yung pinili ko sa batch 1 at babae din ang tinitingnan ko sa batch 2. Pareho din silang teenager. Wow. Sa tingin nyo, tama ba? O, simpleng babae. Oo, nag-gets mo nga yata. Okay. Hindi ko masyadong sasabihin yung name. Kasi nga, hindi pa naman sila yung bibigyan ng golden star. Pero ang dalawa kong pinagpipilian ay from batch 1, pinagpipilian ko yung dreamer at from batch 2, pinagpipilian ko yung simpleng babae. Ayan o, si Patrick Jason, yun din ang tawag niya, si simpleng babae. Okay, so, ayan, walang makeup, Carfel, nakuha mo! Siya nga, may something siya. May something siya, kaya siya ang, ayan, sabi ni Nelur Sal, yung from Cebu. Yes, you are correct. Okay, so, let me ask for your help. Let's see. Base sa inyong comments, siguro you can press 1. Base sa inyong comments, sa inyong hearts, or sa inyong ibagsak na gifts. Sa tingin nyo ba, dapat kong bigyan ng golden star si Simple Girl from Cebu? May mga palahalo, may pa-hearts, may pa-press 1 sila. Ayan. Okay. Oo, si Simple Girl. In fairness, ay si Marjo Garcia, super bet niya si Simple Girl. At si Gabrielle. At si Rusty Lynn. At si Balot. Ay, oh, puro press 1, no? Ayan. Sabi ni James Paul Glam, yes! Ay, agree ka? Ayan, sabi ni Leona Tuason, si Simple Girl! Oo. Okay, ang daming pag-gift sa kanya. Okay, Simple Girl, go Cebu, sabi ni Christine Faye at ni Melanie. Ang susunod ko pinagpipilian, ang napili ko from batch 1, like I said, is a girl, is a teenager, si Dreamer / Farmer. Ano sa tingin niya? Press hearts, press 1, magbagsak ng gifts. Ay, ang daming pahalo-halo. Si Liza May, si Ashlyn, si Claire, si Nana, si Ashley. Ay, ang daming gifts. OMG. Mas yes, sabi ni James Paul Glam. Si James Paul bet niya pareho. No, magaling pareho. Pero
ako ay binigyan ni Kuya ng isa lamang na star na mabibigay sa gabing ito. At Ashley M. Aquino, grabe ang support mo. Maraming salamat. J-Ann January, thank you, Lexa. Jillian Marlcy, Joy, ay ang daming pahalo-halo para kay Dreamer Farmer. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung magiging desisyon ko, guys? Napaka-importante nga job na binigay sa akin ni Kuya. But I think, base sa inyong mga binabagsak na regalo at hearts, ay mukhang agree kayo sa akin. Uy, hindi pa natatapos yung gifts ninyo, oh, Mr. Black Matter, Ayan Tamano, I am Raffy, January, Shella, maraming salamat. Sabi ni Mark Anthony Vlog, opo, bigay nyo na po Ma'am Bianca para happy po sila. Oo, I love it. Sabi ni Carfel, nakasalalay sa kamay mo ang kapalaran nila. Wow, ang bigat naman nun. Oo, nakasalalay sa akin ng isang star. Pero again, Direk Loren will announce tomorrow kung sino sa mga audition videos tonight ang kanyang bibigyan ng golden star. But I think it is clear, base sa inyong mga hearts at base sa inyong mga gifts na hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon, I think kaya natin mag 300,000 diamonds today dahil sa inyong generosity. Okay, bago ko i-announce kung sino ang makakakuha ng bago ko i-announce kung sino makakakuha ng golden star para sa gabing ito and we'll move forward to the next round, gusto kong i-announce sa inyong lahat na right after this show, gusto namin i-encourage ang lahat ng mga nag-audition or ang mga pinakita nating audition videos tonight, kung isa kayo doon. We are encouraging you na mag-livestream kayo. At ang PBB account, iisa-isahin ang mga livestream ninyo. Sisilip sila at magbibigay sila ng virtual gifts sa mga magla-livestream ngayong 10 p.m. hanggang 11 p.m. So right after the show, if you decide to livestream, i-share niyo yung comments niyo kung sinong bet niyo, kung sino sa tingin niyo ang dapat makapasok sa bahay ni Kuya, kung sino yung ayaw niyo na audition, or kung bakit kayo ang dapat kunin ni Kuya. Lahat ng aspiring housemates na nag-audition, so that's Lando, Bella, Avelino, Raymond, Leia, Bob, Janelle, Danilo, Mitzi, Krista, Mart, Maria, Paolo, Jean and Jeng, Roselle, Erica, Sahabudin, and Julian. We are encouraging you na mag-live stream kayo dito sa Kumu right after the show. Sisilip ang PBB account sa account ninyo, sa live stream ninyo at magbibigay ng virtual gift. Okay? Oo, ayan. Aspiring housemates, please do live stream after this audition show yung mga napakita natin na videos today. And share what you think at kung bakit kayo ang dapat bigyan ng golden star ni Direk Loren bukas. But like I said, tonight, I have the honor of giving one golden star at maraming salamat sa inyo. Uy, malapit na tayo mag 300K. Diamonds, thank you. Ang dami talagang supporters ni Erica Lucas. I love it. Let's see kung sino mabibigyan ng golden star. But for me, thank you very much for helping me decide between Simple Girl from Cebu and between Dreamer Farmer. Is that correct? Teka, hahanapin ko dito sa script ko. Dreamer Farmer from Digos. Okay, are you ready to find out kung sino ang makakakuha ng isang golden star from me tonight? Hey, sorry, maraming salamat sa lahat ng mga Carlito clap na pinadala mo dahil dyan 302,000 diamonds na tayo at oras na para i-announce ko ang makakakuha ng golden star mula sa akin. Congratulations because you move forward to the next round of auditions. Our Dreamer Farmer Girl from Digos, Leia Pingoy. Ayun siya. Hi, Leia. Congratulations sa'yo. Alam mo, sana ang
kung anumang maliit na swerte na meron ako na mabigyan ka ng Golden Star, I hope na magtuloy-tuloy ang iyong kapalaran at makita kita sa bahay ni Kuya in the coming days or weeks. Kung kailan man magbubukas ang bahay ni Kuya. Ano, happy ba kayo? Agree ba kayo, community? O, agree naman sila. Nagpahalo-halo naman sila. Ayan. Hi! Thank you! Thank you, everyone! Oo. Mukhang agree na din ba kayo? Ayan. I love it. Happy po! Happy po! Yes! Yes! Okay. Sa lahat ng mga nangangampanya para sa iba pang mga housemates, don't worry because again, Direk Lauren will watch all the audition clips that we showed you today at bukas siya ang maghuhusga at magbibigay ng more Golden Stars kung para sa kanya meron pang karapat dapat makakuha ng Golden Star. But once again, congratulations to Leia Pingoy. Nako, girl, make me proud. Galingan mo sa next levels of auditions. And that's it. We would just like to remind everyone na hindi pa official housemate ang mga nakatanggap ng Golden Stars all these past days. Ang ibig sabihin lamang ng Golden Star, ipasok kayo sa next round of auditions. And again, sa mga kapamilya na gusto pang mag-audition, pwedeng-pwede pa. You have 2 days left via the Kumu app. Just follow our official Kumu account, PUBABS-CBN, and connect to all our social media accounts on Twitter, on Facebook, on Instagram, lahat. Tuloy-tuloy ang aming mga announcements doon. Siyempre, gusto namin magpasalamat sa lahat ng aming mga aspiring housemates. Maraming salamat, Team Online, kapamilya worldwide, at lalo sa ating PBB community. At bukas, kikilalanin natin ng muli ang iba pang aspiring housemates. Kaya naman, pakatutukan at be connected sa biggest reality show ng bansa, ang Pinoy Big Brother Connect. Ako si Diaca Gonzalez para sa Comunect Tayo Audition Show. See you guys again! Bye!